prefect, tatawagan mo ako pag may balita. Ha? Huwag ka matutulog. Okay, salamat. Maasahan talaga kita. Oh, anong balita? Lumayos na si Marimar sa Villa Santibanez. Sa wakas, nagbunga na rin yung plano ko. Eh, si Sergio, pinilayas din ba? Si Sergio, sumama siya kay Marimar. Pero, kilala ko si Sergio. Lumaki siya sa ginhawa. Kaya, hindi siya sanay maghirap, no? Iiwan din niya si Marimar. Natitiyak ko talaga. Yay! This calls for a celebration! Kaya, bumili ka na ng alak. Ipalit mo sa dextrose ko. Hmm? Alcoholic? Go! Pera. Nakapag-desisyon ka na ba? Seryo, I'm sorry to pressure you like this, pero kailangan ko na talagang malaman kung ano sagot mo. Hindi ko ba talaga pwede sa mga asawa ko? Ay, it's very important that we win this race. This could make or break your career. Kailangan nakatuto kang maigi sa training mo. You have to forget everything, okay? Including your wife. Are, sinasabi ko sa'yo, hindi mo kilala asawa ko yun. You're asking too much. Alaman niya to. For $100,000. Yes, sir. Yung $100,000. Yun ang premium nito. It's worth it. Ikaw talaga first choice namin, sir. May napipisil na kaming iba, pero... Look, pare, we can't wait for your decision. It's either you tell me that you're in or you're out. So ano, pare? Yes ba? Ha! Kilala kita. In ka na, no? Waiter! Oh, thank beer God! Nga. Beer! Oh, beer! Isang case! Okay, babalik kayo, Lola. Kasi siya kayo, Lola Pancho, seryo. Marimar, yun lang ang tanging paraan na naiisip ko. Mas panatagan loob ko sa kanila. Tsaka, konting panahon lang naman ang hinihiling ko eh. Ibig sabihin doon tayong dalawa? Alam mo, mabubuhay din naman tayo doon eh. Marami doong isda, maraming talangka. Yung parang buhay natin sa isla. Marimar. Seryo, ayoko ng seryoso ka. Nalulungkot ako. Patawarin mo ako. Pero gaya ng sabi ko, ito lang talaga ang tanging paraan na naiisip ko. Kailangan muna natin mong iwalay. Seryo, ayoko. Alam mo naman, di ko kaya pag nawala ka sa akin, di ba? Intindihin mo na muna yung sitwasyon natin. Sir, ako yung intindihin mo. Alam mo naman, hindi ko kaya pag nawala ka sa akin, di ba? Sir, hindi ko kaya. Nakapatay ko yun. Sir, ayoko. Back, ma'am. Kamusta na po ang pakiramdam niyo? Naayos naman ako. May mga sungat at saka galos. Pero yung mas masakit yung magkawala ng baby ko. Wala na dito si Marimar. Pinalayas ko sa Villa Santibanez. Kulang pa nga yan eh. Bilang kabayaran sa mga kasalanan na sa atin. Ang importante, hindi mo na makikita si Marimar muli. Paano kung bumalik pa siya dito? Subukan niya. Hindi ako magdadalawang isip na ipadampot siya sa mga pulis. Oh, hi, Fifi. I'm too weak to hold you. I miss you. Da. Pakainin mo siya. Hello. Hi, Fifi. Eh,
Kinosoli mo na sa amin si Marimar? Kayo na po muna ang bahala kay Marimar. Nag-iwan na rin po ako ng pera para may panggastos kayo. Eh, saan ka kamo pupunta? Sa Macau, Lola. Matakaw si Marimar! Ah, hindi yun, hindi yun. Sa Macau po ako pupunta. Eh, may nakuha po kasi akong trabaho sa Macau. Mga ilang buwan lang naman po ako mawawala, kaya iniisip ko, mas maganda kung dito na muna si Marimar sa inyo. Eh, bakit kailangan mo pang umalis? Eh, hindi ba may trabaho ka naman dito sa sarili ninyong kumpanya? Yan nga ho eh. Karoon po kasi kami ng problema sa kumpanya. Eh, tamang-tama, may alok sa akin sa Macau para kumarera. Sayang naman ho yung premyo. Para na rin sa kinabukasan namin ni Marimar. Babalikan mo siya? Opo, babalik naman ho ako agad eh. Pagkatapos sa pagkatapos ho ng karera, babalik ako agad. Babalikan kita agad. Sabi mo, hindi mo ako iiwan. Hindi ka marunong tumubad sa usapan, seryo. Iiwanan mo din ako. Hindi kita iiwanan. Sadali na ako mawawala. Marimar, kung po pwede lang kita isama, isasama na kita. Ayun mo na sabi kasi para sa kinabukasan natin to eh. Pa na kung umalis na o kaya huwag ka na umalis. Alam mo naman ba na mahirapan ako. Huwag ka na umalis, seryo. Let's make a toast. To Marimar. Sana magpatuloy na magdusa ang buhay mo at habang buhay ka na maging malungkot. At sana maghiwalay na sila ni Serio. Correct. Cheers. Cheers. Angelica, uminom ka? Parang hindi namatay na anak. Nagdiriwang ka ba? Gusto kong magtiwala ka sa akin. Maniwala ko sa akin. Hindi madali itong gagawin ko. Pero bakit? Marami kasing kondisyon na hinihingi sa akin. Marami akong kondisyon na kailangan ibigay sa kanya. Kinakailangan wala akong iniisip. Kinakailangan walang gumugulo sa akin. Sana maintindihan ko. Sandali lang na nangyay. Tatlong buwan na nangyay. Tatlong buwan? Tatlong buwan kitang di makikita at saka makakausap? Mabilis lang yun. Mabilis ka sa akin. Mabilis lang yun. Hindi mo mamalayan ang buta na ako. Sir, hindi ko yata kaya yun. Ngayon palang hindi ko na kaya. Kaya niyo. Please. Kasi ay, hindi ko kaya yun. Pabibilig ka na sa akin. Pabibilig ko kay Arturo. Pagpagitama ko sa araw-araw. Parang nilang dito ako. Parang hindi ako umalis. Sige na, kaya hindi ko sa akin. Marimar.
Serio? Hindi ko kaya ang tingnan ka, Marimar. Serio? Serio? Serio, ayoko! Serio? Isang ina na nawala ng anak. Alam mo, pakiramdam ko ako na rin namatay eh. Kaya lang naman niya nilulunod ang sarili niya sa alak para makalimutan niya yung nangyari sa kanya. I'm sorry, Angelica. Hindi ko alam. Pero hindi alak ang solusyon. Renato, masyado lang kasing masakit eh. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na wala na yung baby natin. Makakasalan niya si Marimar. Pagkatapos, isusulit dito sa atin. Eh, hindi tama ang ginagawa niya. Hindi niya dapat iniiwan ang asawa. Hindi naman niya iiwan si Marimar. Babalikan niya. Kaya lang dito sa atin iwan, parang mapanatag ang kalooban niya. Ayaw mo ba yun? Maalagaan natin ng husto yung apo natin. Kawawa naman ang ating apo. Intindihin mo naman si Sirio. Maaring may maganda siyang dahilan kung bakit siya'y aalis. Oo, oh, nagdududa na nga ako diyan kay Sirio eh, nung pakasalan si Marimar. Ang sabi niya, hindi niya kailanman sasaktan ng ating apo. Eh, baka nga may importante siyang gawin eh. Naririnig mo ba ako? Kahit na anong importante ang gagawin niya, hindi dapat iniiwan ng asawa. Kaya nga sino mag-asawa? Ay, Diyos mio, Marimar. Umalis na si Sirio. Marimar, huwag kang mag-alala. Babalik naman si Sirio eh. Kahit kailan? Hindi niya sinabi sa akin na mahal niya ako. Hindi ko man lang narinig sa kanya yun. Hindi ko rin alam, Marimar. Kung masasagot ko lang sana mga tanong mo. Pero kung sa bagay, kahit alam ko man ang sagot, hindi mo naman ako naririnig eh. Marimar, halika na, pumasok na tayo sa loob. Lola, bakit ako iniwanan ni Sirio? Lola, sakit ko. Alam ko.
Bossing, akala ko kanina magbabago ng isip mo. Awang-awa nga ako kay Marimar eh. Hindi ako makatingin sa kanya. Guilty nga ako eh. Alam ko sobrang nahihirapan siya. Alam ng Diyos kung gaano ko kagustong bumalik doon, sumakay ng bangka at balikan siya. Hindi mo pa talaga siya pwedeng isama? Yung kasi yung kinakailangan eh. Yun ang requirement para makasali ulit ako sa racing team. Kinakailangan iwan ko lahat. Saka isa pa minamadali na nila ako. At saka wala rin naman passport si Marimar eh. Kahit kunan ko man siya ng passport, ilang araw din yan. Hindi rin ako makakaalis. Kailangan kaagad, as in kailangan right away. Sayang. Pwede lang sana siyang isama. Sana wala ka ng problema. Ay, Marimar. Anong oras na? Hindi pa ba tayo matutulog? Pulgoso. Gusto ko na ipahinga yung isipan ko. Pero ayaw ko patahimikin ang puso. Parang nahihirapan akong huminga. Parang nawawala ng saysay. Pulgoso, tapos na ba yung lahat? Hanggang doon na lang ba yun? Hanggang doon na lang ba kami ni Seryo? Hindi ko rin akalaing masasaktan ko sa ganito. Pakasama ako sa kanya, Arturo. Meron ngang award na pinaka walang kwentang asawa, eh ako na yan. Sobra ka naman, bossing. Hindi ka naman ganun kasama. Nakikita ko kung paano mo siya alagaan at pagtanggol. Naniniwala ko, mahal mo na siya. Pwede mo ba akong halikan ulit, Seryo? Pamamagitan ng kapangyarihan binigay sa akin ng Republika ng Pilipinas, kayo ay kikilalanin bilang mag-asawa. Kayo ay kikilalanin bilang Seryo at Marimar Santibanez. Maari mo nang halikan ng isa. You have to eat well and get your strength back. Kausap ko ang doktor. Ang sabi niya, wala naman dahilan para hindi tayo magka-baby ulit. Renato, hindi ko pa kaya. Hindi pa ako ready to move on. Hindi ko pa kaya magka-baby muli. Para sa akin, walang kapalit yung unang baby natin. Sana maintindihan mo yun. Maintindihan ko. Ang pagmamahal mo at pangunawa, yun yung nagbibigay ng lakas sa akin. Sorry to interrupt your sweet moment.
Meron lang akong importanteng sasabihin sa Ana. Gano'n ba ka-importante? Well, depende kung may halaga pa sa inyo yung salita ko. Depende rin kung may halaga pa ako sa bahay na ito. Oo naman. Parte ka ng pamilya. Importante ka sa amin. Tinawagan ako ng dating racing team. Inaalok nila ako kumarera ulit. Accepted the offer. Ibig sabihin, mabalik na ako sa dati kong buhay. I'm flying to Macau. Ha? Aalis ka? Kailan? Bukas. Ibig sabihin, ito na rin yung huling araw ko dito. So, just wanna say goodbye. Kain na po, habang mainit pa ang pagkain. Ayaw mo ba sa pagkain? Ipagluluto kita ng masarap. Wala po akong gana, Lola Cruz. Hindi ka pa kumakain eh. Ngayong almusal, hindi mo pa ginalaw. Apo, kahit konti, sumubo ka man lamang. Halika. Namaya na lang po, Lola Cruz. Arturo! Arturo! Seryo? Kailangan ba talagang umalis? Alis ako. Bakit? Bakit? Bakit hindi mo itanong sa asawa mo? Iiwan mo ba ako? Kayang-kaya ko iwanan, Jerica. Kaya lang ako nahihirapan umalis dahil sa asawa ko. Hindi dahil sa'yo. Duro! Angelica? Siya ba iniisip mo? Baby natin? Nato, mahal na mahal ko siya. Isipin ko palang nawala siya. Sumasakit ang puso ko. Isipin yun. Wala na tayong magagawa. Wala nang anak natin. Baka hindi ko kayanin. Meron pa ng ibang kakataon. Nangyayari dyan sa ako natin. Baka kung mapano na yan. Nag-alala na nga ako. Tingnan mo. Tingnan mo yung aso natin. Nakikiramay na sa kanya. Yun, hindi man lamang ginagalaw yung pagkain. Vivi! Oh, Vivi ng buhay mo. Kumusta ka na kaya? Miss na kita. Nag-aiwalay tayo nang hindi man ako nakapagpaalam sa'yo. Diyos mio. Baka ipagpalit mo ako sa iba. Ay, Fifi. Pulgoso? Where art thou, Pulgoso? Tama bang mamiss ko ang Joe Dogs na yon? Ang dami ko namang ibang maniligaw. Pero bakit si Pulgoso ang gusto ko? Ew! Am I so cheap na ba talaga? Ano na lang ang sasabihin ng mga friendships ko, mga fans? But I really miss Pulgoso na. Ano, Dudong? Tuloy na ba ang alis ni Sir Silio? Yun, nasabi na nga niya sa akin eh. Nalulungkot nga ako. Eh, paano naman si Mama Rimar? Hindi isasama? Yun, sabi niya sa akin, iiwan niya daw. Kaawa-awa talaga yan si Mama Rimar eh. Tama lang na magkaiwalay silang dalawa. Simulat sa pool pa lang, hindi na sila bagay. Ginto si Seryo, basura naman si Marimar. Nabalitaan mo ba? Pupunta raw ng ibang bansa si Senyorito Seryo. Babalik daw sa pangangarera. Sama ba si Marimar? Ang sabi ni Arturo,
Hindi raw. Iniwan ni Sariserio si Marimar sa mga lolo at lola niya. Kawawa nga raw eh. Nag-iiyak. Nagmamakaawang sumama kay Sariserio. Kawawan lang pala siya. Paano kaya nagawa ni Sariserio na iwan ang asawa niya? Alam mo kung ako siguro yun? Ni hindi ko may isip mawalay kay Ma'am Marimar. Mabalikan naman siguro ni Senyorito si Marimar. Malay mo, may makilala si Senyorito Sariserio sa Macau. First flight yan, saka first class para namang komportable ka. Sakto. Alam mo, we're really happy to have you back. Baka nga pagdating dun eh, may pa-party ang buong team sa'yo eh. Happy kami, pare. Sabi mo, happy rin ako. Tsaka excited na, I'm looking forward to it. Eh, kumusta naman misis mo? Okay lang ba sa kanya na magkakaiwalay kayo? Wala bang naging problema? Ayos naman. That's good eh. Yeah. Paano? Sige. Ayaw, yun tayo. Thank you ulit. Be late, ha? Ay, Tonyo. Alis ni Sariserio? It seems like it. Monica, hindi ko alam kung ba't nangyayari to eh. Napalayas ko na si Marimar. Nawala na yung tinik sa buhay ko. Pero bakit iniwan pa rin ako ni Sariserio? Kahit naman nandito si Sariserio, hindi kayo pwedeng magsama. Kasal ka kay Renato. And remember, nasa kanya ang kayamanan ng Saint Ibañez. Pero si Sariserio ang mahal ko. Makita ko lang siya, makasama, masaya na ako. Pero, iniwan niya ako. Well, at least, nakuha mo na ang plano mo, hindi ba? Ang gusto mo lang naman na maghiwalay sila ni Sariserio. Mare, you finally got your wish. Diba? Oo, Nana. Sisiguraduhin ko na sa pagbalik ni Sariserio dito, wala na siyang dadat ng Marimar. Sa akin na si Sariserio. Sa akin na si Sariserio. Masaya ako. Ang kasama kita, parang ang simple-simple na buhay. Di ko na mabilang pa ilang taon na ba, ngunit hanggang ngayon ikaw pa rin sinta. Alam ko, si Poligong! Ang puso ko at kaluluwa. Dahil ang pag-ibig ko sa'yo ay hindi magbabago, kahit kailan ikaw lamang ang mananatili sa puso ko. Habang buhay at ikaw lang natakbo, sasaya, ikaw ang kasama. Ikaw lang ang lalaking mamahalin ko habang buhay. Talaga? Wala namang iba. Eh, paano kung patay na ako? Pwede mag-aasawa ka ulit? Ay, syempre hindi na, Sariserio. Eh, ikaw, mag-aasawa ka pa ba pag namatay ako? Hindi ako mag-aasawa. Talaga? At kaluluwa. Ang pag-ibig ko sa'yo ay hindi magbabago, kahit kailan ikaw lamang ang mananatili sa puso ko. Habang buhay ay ikaw lang natapo. Pangako ko sa'yo. Ano ba? Bakit ang limba kikita at saka makakausap? Hindi ko yata kaya yun. Ngayon pala lang hindi ko na kaya. Kaya nila. Please.
sa puso ko. Serio? Habang buhay at ikaw lang ako. Serio, ayaw ako. Tahimik dyan, ha. Pipi ka na ba? Para ka na si Angelita. Ay, bulag pala yun. Diyos mio, Marimar, ano bang iniisip mo? Magsalita ka naman, uy. Kausapin mo ako. Uy! Nakabahan na ako, ha. Ay, Bulgoso. Hindi ko talaga kaya mawala sa akin si Serio. Kaya bukas na bukas, pupunta tayo sa Villa Santibanez. Ipaglalaban ko yung nararamdaman ko kay Serio. At hindi ako papayag na umalis siya. At kahit kailan, hindi kami maghihiwalay. Kaya ihahanda mo yung baka bukas, ha? Pupuntaan natin si Serio. Sandali lang, sandali lang. Gusto mo ba sasamahan ka namin? Ay, hindi na po, Lola Cruz. Kami na lang po ni Pulgoso. Ay, ano ba pinaplano mong gawin? Pipigilan ko po si Serio. Aba, huwag kang masyadong umasa, ha? Ay naku, Lola, makikita niyo po. Pagpunta namin dito, kasama ko na si Serio. O siya, sige. Mag-iingat kayo, ha? Opo. Sige. Alis na ingat po kami ha? Ni Pulgoso. Good morning, Serio. Aalis ka na lang ba without saying goodbye? Bakit naman ako magpapaalam sa'yo? Baka mamaya masamain pa ng asawa mo. Tsaka it's no big deal that I'm leaving. Kita mo nga. Wala nga dito sarili kong ama to see me off. And besides, ikaw naman ang may kagagawa ng lahat ng ito, hindi ba? So bakit hindi ka natutuwa na nagtagumpay ka? Now it's about time for you to harvest the fruits of your labor. Serio, please stay. Angelica, kung may isang taong makapagbabago ng isip ko, yun ang asawa ko, si Marimar. Goodbye. Bossing. Boss. Tara na. Serio? Nandito po si Serio? Ah, si Senorito. Nandun po siya sa lobby. Paalis na. Sige. Thank you.
Siguro tigil mo yung van. Boss? Tigil mo. Boss, bakit? Nagbago na ba isip mo? Tagal-tagal kami magkakahiwalay ni Marimar niya. Tingin mo kaya kakayanin niya? Bossing, baka naman dapat ikaw yung tanongin ko. Kung kakayanin mo ba na iwan si Marimar na matagal? Kailangan kong gawin to para masalba ang Villa Santibanez. Para na rin sa kanya. Iyon naman pala eh. Masyado siyang umaasa na magbabago ang isip ni Sirio. Eh, papaano kung hindi magbago? Di, mabibigo lang siya, mahal. Ngayon ko lang nakitang umiyak na matin dito si Marimar. Sana'y kayanin niya. Marimar. Marimar. Sinabi ko na sa'yo nun eh. Mike, si Mama Marimar. Mike, oh. Ma'am! Corazon. Si Sirio. Ma'am, nag-alis na eh. Hindi pa nagpaalam ni mo. Hindi, Corazon. Hindi ako pwedeng iwanan ni Sirio. Ma'am, I'm sorry. Nag-alis talaga. Corazon, parang awa mo na mapasukin mo ko kahit sa kwarto lang namin ni Sirio. Mama, hindi pwede eh. Baka mahuli tayo ni Senyor Renato. Corazon, ang mama kaawa ko sa'yo. Parang awa mo na. Mike, magpayag na ka oh. Huwag na lang kayo magsalita. Please. Bilisan nyo. Thank you, Mike. Ay. Saan kayo pupunta, ha? Sinabi nang hindi pwedeng pumasok dito yung babaeng yan, eh. Perfecta. Papasukin mo na. Hindi nga pwede! Ay! Ma'am, pwede lang naman. Isusumbong kita kay Ma'am Angelica! Toro, may pabibigay ako para kay Marimar, ha? Ito. Turuan mo na rin sa kung paano gamitin yan. Tapos, itong sulat, bigyan mo rin sa kanya. Ha? Pag may magkaroon ng problema, kahit ano, tawagan mo ako kagad, ha? Sana parati mo siyang kamustahin. Lalawin mo siya parati. Para alam ko nasa mabuti siyang kalagayan. Okay, boss, approve. Ako nang bahala sa kanya. Huwag na mo siya papabayaan. Okay, boss. Salamat. Thank you.
kaso niniwan na talaga ako ni Sheryo. Paano niya nagawa sa akin yun? Bakit niya ako tinis ng ganito? Wala siya. Pulgoso, nananaginip ba ako? Is that really you? Oo, Vivi. Ako nga ito. Miss na kita eh. Hindi nga ako masyadong nakakakain eh. Kasi wala rin talaga makain sa isla. At saka, miss na miss ko na rin yung dog food mo. Pulgoso, Vivi. Out! Hate them. Doon kayo. Ay, ay, ay. Nasaan si Celio? Kanina pa siya umalis. Pero si Marimar nandito siya. Nasaan siya? Nanggugulo siya nandito siya sa kwarto ni Celio. Kalat ka rin mo palabas si Marimar. Sige. Marimar? Marimar? Uy! Lulong ni Candro, bakit? Pinapalayas ka rin ni Senyor Renato. Saan mo siya makialam? Saan na, Marimar? Nicandro, kahit sandali na. Saan na, Marimar? Nicandro, parang awa mo na. Pag-utusan lang. Dito, Nicandro, pag-utusan lang. Saan ka ng tao eh? Nicandro, kahit konti pa na. Parang awa mo na. Nagmamakaawa ako sa'yo. Nicandro, Nicandro, magsaktan yan. Nagsaktan ako, bitawan na. Nicandro, hindi mo naman kailangan saktan si Mama Rima. Sino nagmamakaawa po ako sa inyo? Kailangan ko makita sa Serio. Wala na sa Serio dito. Senyor, tulungan niyo po ako. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Kailangan ko po makausap si Serio. Kapal na mukha mo humingi ng tulong sa amin. Bakit kita tutulungan? Pagkatapos ng ginawa mo kay Angelica at sa anak namin, hihingi ka ng tulong sa akin. Nicandro, ilabas mo yan dito. Ayoko makita yan dito sa Villa Santibanez. Sige na. Ayaw na po, kailangan ko po makita si Sheryo. Nicandro, parang ako na. Nicandro, parang ako na. Nagmamakawa ko sa'yo, Nicandro. Nicandro! Pulgoso! Pulgoso! Vivi, mahal ko. Anong sabi mo? Mahal mo ko? Aha? Totoo ba o hindi? Alis na ako. Eh, kami pala. Totoo ba yun o hindi? Sinungaling ka kung hindi totoo yun. Sinungaling! Vivi! Hindi ako sinungaling. Kahit askal ako o asungot, meron akong isang salita nung sinabi kong mahal kita. Totoo yun. Galing dito. Ngayon hindi na. Malabo na eh. Dahil malabo na si Serio at Marimar. Paano yan? Mahal na rin kita, Pulgoso. Maging sino ka man. Totoo? Oo. Who's there? Hindi naman. Nandito lang si Mama Marimar sa resort. Asan siya? Alam mo na nga kaaway si Marimar ng mga Santibanez. Huwag ka na humilingi sa kanya. Baka kailangan niya ng tulong. Baka mapasama ka sa mga amo natin. Wala akong pakialam. Nicandro, parang awa mo na. Nicandro, ano pa? Nasasaktan na nga yung tao eh. Marimar, resort, tumigil ka na. Mama, taga nga! Utos ito eh. Nicandro, parang awa mo na. Marimar, halika na. Ano nga eh, kakausapin ko na lang siya eh. Hayaan mo na siya. Nicandro, nasasaktan ako. Naku, si Marimar. Vivi, paalam. Hayop ka talaga, Pulgoso. Nakabalik ka lang, lalayas ka rin pala. Hayop, hayop. Ikaw, paano ka? Marimar! Kaya nakapasok pa rito. Ma'am? Lintik tayong dalawa. Ma'am, pasensya na talaga, pero kailangan na nimo mag-alis, ma'am. Kay baka maabutan tayo ni Senyor eh. Kaso, hindi mo na talaga ako ni Serio. Tara na, Ma'am Marimar. Iahatid ko na po kayo sa isla. Mabuti pa nga, Chuy. Salamat. Ma'am. Koraso. Tama naman. Pag-ingat na lang ka.
Kawawa naman talaga si Ma'am Marimar eh. Bakit naman siya ginano ni Senyor Renato? Asawa pa rin naman si Sir Sirio ah. Tsaka, kawawa talaga siya. Isa pa rin naman siyang sandibanyis. Dapat lang yun sa kanya, no? Para lumugar siya sa tama. Buti nga sa kanya. Ikaw, perfecta na. Hawa ka na talaga dyan sa amo ni mo, no? Si Ma'am Angelica. Pareho kayo, walang kutsinsya. At ikaw, ha? Kumakampi ka dyan kay Marimar na titiwang-tiwang. Dapat lang talaga na mawala siya dito dahil baka pagtangkaan na naman niya na masama si Ma'am Angelica ko. Uy, narinig ko si Senorita Marimar. Nandito ba siya? Ay nako, Dodong, wa na. Gipalayas nung mag-asawang buang. Ganun ba? Sayang, ibibigay pa naman sana ako sa akin. Nabibigay ni Bossing. Kung ano ba yan? Cellphone sa kasula. Ayan, kawas lang bibigay. Halughugin niyo ang buong kwarto, ah. Tapon lahat ng baka si Marimar. Ayoko makita ng kahit anong kagamitan ng busabos na yon. Ma'am, may kailangan po kayong malaman. May ibinigay po si Sir Sergio kay Arturo bago siya umalis. Ibinili niya na ibigay kay Marimar. Ano yun? Lolo, kayo na hong bahala kay Ma'am Marimar, ha? O siya, sige. Salamat sa paghatid mo sa apo namin. Sige ho. Marimar, kumain na tayo. Alika na po, kain na muna tayo. Ay, Lolo Pancho, wala po akong gana. Pilitin mong kumain ng konti para malagyan lang ng laman yung sikmura mo. Alika na. Ayoko po, Lola. Marimar, baka gusto mong pagluto kita ng ulam. Ah, sige. Anong gusto mo? Umalis na ang mahal kong si Sergio. Alam mo ba? Hindi lang si Marimar yung iniwan mong luhaan. Sa'yo ng bonggang-bongga. Alam mo ba? Mahal na mahal kita. Baby? Baby? Thank you.
Parang may tao po yata sa labas. Ay, Lola Cruz, baka nandiyan si Sergio. Baka binaligan ako ni Sergio. Sergio! Maganda naman ang pagbati mo sa akin, Marimar. Alejandro? Malungkot ka ba sa gabi pag wala kang katabi, Marimar? Ano bang ginagawa mo dito? Wala na si Sergio. Pwede na ako. Basos ka talaga! Ang pahipot? Wala na yung tagapagtanggol mo, no? Ay! Damuho ka! Oh. Layoan mo si Marimar! Pop, wala namang ganyanan. Papatayin kita. Binabastos mo apo ko. Tanda, huwag naman kayong high blood. Tinitignan ko lang kung baka gusto niya ng bagong kaibigan para maibisan ang kanyang lungkot. Hoy! Lumayas ka! Walang iya ka, ha? Bastos! Layas! So yan. Pinabibigay ni Senorita Angelica. Marami na daw basura sa villa. Welcome to Macau! Go team! Glad you're here, Sergio. Kaya Sergio, iniisip mo kaya ako? Di ba sabi mo kayanin ko? Pero ang hirap. Ang hirap hindi maging malungkot kapag naiisip kita. Pero tulad ng pangako ko sa'yo, kahit mahirap, kakayanin ko. Diyos mio, Marimar. Bakit mo kinakausap yung litrato? Eh kung sagutin ka niyan? Ikaw ang pinakamahalaga. Pinakamahalaga nangyari sa buhay ko. Sa'yo lang ako naging masaya. At kahit ganyan, hindi kita makakalimutan. Good morning, bossing. Kumusta ka na kaya sa Macau? Gusto mo na kaya ako? Ako, alam mo, na-miss na kita. Pero dahil mahal kita, kahit ano gagawin ko. At yung sulat at cellphone, bibigay ko kay Marimar. Kahit na masakit sa dibdib ko. Pero alang-alang sa pag-ibig ko sa'yo, gagawin ko yun. Teka, saan yung cellphone? Ang sabi mo sa akin, magpapadala ka ng telepono para mag-usap tayong dalawa. Kahit marinig ko lang yung boses mo, ayos na sa akin. Pero hindi mo tinupad ang pinangako mo sa akin. Serio, kahit isa wala kang tinupad sa pangako mo. Kahit isa wala. Pare, sino yan? Si Mrs. Ay, yan, kumakonekta na. Oh, si Sarah yung tumatawag. Boba, si Marimar ang tinatawagan ito. Kapag sinagot ko to, edi magsususpeso siyang minakaw natin yung telepono ni Arturo. Astra,
not be reached. Kaya mo, makukontak mo rin yan. Subukan mo ngayon yung gabi. Yan nga eh. Parang gusto ko na siya makausap eh. Anong nangyayari, Apo? Lola, ang sakit. Hindi ko kaya mawala sa seryo. Ang hirap, hirap. Tibayan mo, Lola. Apo, tibayan mo, Lola. Lakasan mo. Bakit ganun, Lola? Hindi ba dapat maging masaya ako kapag naalala ko yung masasayang bagay na pagsasama namin ni Sergio? Pero hindi, Lola. Lola, sakit sa akin. Lola, sasaktan po ako. Kakayanin mo yan. Kaaalis lang ni Sergio. Matagal pang balik niya, Apo. Matagal pang balik niya. Bakit ganito yung nararamdaman ko, Lola? Ay, sakit-sakit dito. Nahihirapan po ako. Kala gusto ko na mamatay. Wag. May Diyos naman eh. May Panginoon. Magdasal. Magaling perfect. Abutin na po mo to. Madali lang naman po, ma'am eh. Iniwan niya sa cabinet niya. Naliligo siya. Ano yan? Sulat po ata ni Sergio para kay Marimar. Sulat? Asa na sulat? Oh, ano yan? Oh, sulat ni Sergio? Ito, sulat ni Sergio sa'yo? Hindi. Angelica? Honey, hindi akin yan. Kay Marimar yan. Uy, bakit mo pinuli? Ito na kay Kera. Eh, ayoko mabasa ni Marimar yan. Baka mag-ilusyon siya na babalikan pa siya sa Sergio. Eh, bakit yun na kay Kera? Ano ngayon ba? Apektado ako pa rin kay Sergio? Huh? Eh, hindi. Hindi na. But then prove it. Ano ba pakialam sa dalawa? Hayaan mo kung magkabalikan si Sergio at si Marimar ay magkasama yun. Ang importante, wala sila dito sa Villa Santibanez. At sa ganun, walang makikialam sa'yo. Walang makikialam sa akin. Mahal? Kaawa-awa naman si Marimar nakatulog na. Na umiiyak. Ang lungkot naman kasi ng buhay niya eh. Hindi lang naman si Sergio ang umiiwan sa kanya. Ano ka, ma? Iniwan si Marimar. Iniwan siya. Hindi ba? Doon sa talampasigan. Doon sa talampasigan siya iniwan. Saan? Kailan? Kalimo namang makalimot, mahal. Doon sa talampasigan siya iniwan. Doon siya inanod. Ikaw-awa si Marimar. Wait!
Good morning, Mr. Aldama. Welcome to San Martin de la Costa. Morning. Noon, iniwan siya ng kanyang mga magulang. Ngayon, iniwan din siya ni Sirio. Darating ang araw, iiwanan din natin siya. Hindi ba? Matanda na tayo, mahal. Kahit hindi siya tunay nating apo, tunay ang pagmamahal natin sa kanya. Lola Cruz? Tama po ba yung narinig ko? Hindi niyo ko tunay na apo. Hindi niyo ko kaano-ano. Sabihin niyo sa akin yung totoo. Sino ako? Sinong magulang ko? Nasaan sila? Apo, nagbibiruan lang kami. Eh, tunay ka naman naming apo, Marimar. Lola, hindi po. Sabihin niyo po sa akin kung sinong magulang ko. Marimar, makinig kang mabuti. Ngayon lang namin sasabihin sa iyo ang katotohanan. Napulot ka lang namin sa dalampasigan. Naanod ka doon nung maliit ka pa. Wala kang kasama. Kaya, kinupkup ka namin